Hello mga beshies! Welcome ulit dito sa aking channel and today's vlog. I-share ko nga sa inyo itong isang legit na pwede nating ma-applyan or mautangan online. Ang maganda dito mga beshies ay pwede tayong makautang ng 15,000 pesos hanggang 250,000 pesos at napakadali lang din po talaga i-provide yung mga requirements. And napaka-legit po nito mga beshies kaya sana mapanood nyo yung buong video na ito. Pero syempre bago ang lahat, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, well, may good news po ako kasi every Saturday, namimili nga po ako ng tatlo na mabibigyan po natin ng cash and every 25th of the month, nagpapagiveaways nga din po ako ng cellphone. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. Okay? So ngayon nga mga beshies, bali ang i-share ko sa inyo ay itong personal cash loan na ino-offer ng Maya Bank. Kagaya nung sabi ko kanina mga beshies na ang pwede nating mahiram sa personal cash loan na ino-offer ng Maya Bank ay 15,000 pesos hanggang 250,000 pesos, di ba? So napaka-legit po itong mga beshies ko ha. At napakadali lang din po i-provide yung mga requirements. So ito mga beshies, para sa mga employed or for salaried individuals, kailangan lang po natin makapag-provide ng latest payslip, certificate of employment and compensation at yung latest income tax return or ITR 2316. So, di ba, tatlo lang yung requirements pwede kang makautang dito sa Maya Bank personal loan. At kung sakali nga na wala ka pang ITR, so pwede mo namang i-request ito sa inyong HR. Kapag 1 year ka na na nakapagtrabaho sa present employer mo, pwede ka nang makapag-request ng ITR. At para naman sa mga self-employed or may sariling business nga, ang kailangan nyo lang i-provide ay yung proof of income at yung business registration. So feeling ko pwede ako dito, di ba? Kasi may proof of income naman ako, meron din akong business registration. So kung sakasakali pala talaga na kailangan ko ng pera, pwede kong subukan nga itong Maya Bank personal cash loan. So payment terms mga beshies ay napakahaba din. Hindi siya kagaya ng mga loan app, di ba? Na 7 days, 10 days, 14 days, di ba? So nakakaloka. Pero dito sa Maya Bank, may payment terms na 6 months hanggang 24 months, increasing to 48 months soon. Tataas pa itong payment terms or mahahaba pa yung payment terms na ino-offer ng Maya Bank, di ba? Pero for now po kasi 6 months to 24 months. Yung service fee din po pwedeng ma-waive, early access promo at meron lang itong documentary stamp tax GST, pwede rin i-waive ito mga beshes, early access promo at may interest rate mga beshes na napakababa din, napaka-competitive yung interest rate nitong Maya Bank sa iba't ibang mga bangko na nagawan ko ng video before. Ang interest lang ay 0.77% monthly add-on rate for 24 months at 1.40% monthly effective interest rate. So yung exact monthly add-on rate and its equivalent monthly EIR will be reflected in your Maya app and in the disclosure statement. So, meron itong late payment fees mga beshies, 0.17% of unpaid principal amount per day until full settlement. So make sure na lang din talaga na magbabayad po tayo on or before yung due date para maiwasan itong mga late payment fees, okay? So meron tayong sample computation dito mga beshies. So for example, tayo ay manghiram ng 25,000 pesos dito sa Maya Bank. Merong monthly add-on interest rate na 0.83% at yung tenure na ay 6 months, DST at yung fees ay 0. Ang possible na magiging monthly installment ay 4,374.17 at may total repayment amount na 26,239.17 pesos. So kung mapapansin nyo dito mga beshies, doon sa 25,000 pesos, bali ang naidagdag lang ay halos na sa 1,239.19 pesos at sa loob ng 6 month 'yon mga beshes ko ha, 'di ba? So akalain mo 'yon kung i-compare natin 'di ba doon sa ibang mga loan app na manghihiram ka lang ng 5,000 pesos tapos within 7 days meron agad-agad processing fees and interest na nasa 2,000 or 2,500. Pero dito sa Maya Bank, kita mo naman 6 months pero yung halos pinatong
ay nasa 1,000 mahigit lang or 1,239 doon sa 25,000 pesos na uutangin natin. Okay? So, enjoy hassle-free payments din ito mga beshies. Pay via the Maya app on your wallet dashboard. Tap Pay Bills and select Maya Bank. So, pwede rin po tayong magbayad via Maya Center agent. Go to the nearest Maya Center, provide your bill statement, and proceed to payment. So, may reminder lang tayo mga beshies na sa mga nag-overzoo ang kanilang mga accounts. So, reminders itong Maya Bank nga, we endorse all accounts with overzoo payments to our partner collections agencies. So, you are qualified if yung edad mo nga po ay 21 to 65 years old, Filipino citizen living nga po dito sa Pilipinas. Dapat po pala mga beshies, upgraded na yung Maya account natin. Use Maya actively for your transaction, open to select users early access. By the way pala mga beshies ko ha, gusto ko lang din idagdag na itong Maya Bank personal loan ay hindi po natin agad-agad na avail ito. So, kailangan nyo lang gawin mga beshies, i-download nyo itong Maya Bank and then gamitin nyo itong ibang mga features dito. Then, lagi nyo lang din i-check itong may nakalagay na loans dito mga beshies. Makikita nyo dito yung borrow up to 250,000 instantly. Click nyo lang yung may nakalagay na apply now para ma-check kung qualified nga kayo na umutang dito or hindi. So, kung hindi mo pa naman kailangan ng pera ngayon, pero parang gusto mo lang din na meron kang inaasahan na pwedeng mahiraman in the future, so pwede mong i-download nga po itong Maya Bank. Then, gamitin itong iba't ibang mga features na meron dito. And actually, pwede ka pang makapag-savings dito kasi napakalaki din itong interest na kung sakali na mag-savings ka nga dito sa Maya Bank. Download mo ng mga beshies, gamitin mo itong iba't ibang mga features and malay mo, sa mga susunod na araw ay ma-offeran ka na dito sa personal cash loan na ino-offer nga po ng Maya Bank. Okay? So, kung halimbawa naman mas malaking amount yung gusto mong utangin, kagaya nga nito, 120,000 pesos, payable nga po ito ng 12 months, ang estimated monthly installment ay 10,787.22 per month nga. So ito na nga yung sample breakdown. Kung sakali nga doon sa 120,000 pesos ang ating utangin, ang possible nga na magiging monthly amortization ay 10,787.22 per month. So meron itong fees and interest. So meron itong service fee mga beshies na 2,500 pero one time payment lang po ito. At yung documentary stamp naman ay pwede itong ma-waive. So, monthly add-on rate, merong 1.76. Sample computation lang po itong mga beses ko ha. So, yung interest and yung service fee ay nakadepende pa rin po or lalong-lalo yung interest, nakadepende kung magkano po talaga yung ibigay sa inyo ng Maya Bank. So, meron kasi silang kinoconsider sa pagbibigay ng interest. For example, kung magkano ba yung utangin mo. Kung ilang buwan mo gustong bayaran yung utang mo or yung utangin mo kung sakali. So, dito nga mga beshies, may option ka naman dito kung gusto mong i-reject yung offer or kung gusto mong i-accept. Pero, kung talagang naghahanap nga tayo, diba, ng pwedeng mahiraman online, edi bakit pa natin i-reject? Napaka-legit na nito, diba? So, ayan, your personal loan is good to go. So, yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Sana may nakuha na naman po kayo na idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!